everyone! Graham Yema Cake! Kahit wala po tayong oven, walang mixer, pwedeng-pwede na tayong gumawa ng masarap na cake. At ito nga ay Graham lamang at Yema, konting ingredients ang ating kailangan. Kaya naman, unahin natin gawin yung ating Yema na frosting. So, naglagay po ako dito ng 2 lata ng condensed milk. Pwede kayong gumamit ng kahit anong brand ang inyong gusto. 300 ml po ang size ng bawat isang lata nito. At sinamahan ko na rin ng 6 piraso ng egg yolk. Large po ang aking ginamit. At syempre, 1/3 cup na cornstarch. Haluin lamang po natin. Pwede rin po kayong gumamit dito ng wire whisk. At para hindi kayo mahirapan sa paghahalo. Ngayon naman yung ating pungkalan, hindi ko agad nasabi, ito po ay hindi pa naka-turn on. Mamaya po natin bubuksan ito kapag ang lahat ng ingredients ay atin ang napagsama-sama dito sa kawali. So ayan, ngayon naman ay maglalagay din ako ng evaporated milk. 2 lata naman po ng 370 ml na evaporated milk yung aking ginamit dito. Haluin lamang po natin itong mabuti hanggang sa yung cornstarch ay sumama na sa gatas. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Udomo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At kapag ganito na po siya, wala nang natitirang mga lumps, okay na po ito. Ngayon naman ay lagyan din natin ng mas lalong pampasarap na vanilla. So ayan, haluin lamang po nating mabuti at yung apoy po ay pwede na nating buksan. Kapag nasa ganitong stage na po, turn on ang apoy pero sa medium low heat lamang po. Huwag nating kakalakasan yung apoy dahil madali pong masunog yung gatas. At kailangan alalay lamang yung ating pagluluto at ang paghalo ay dire-diretso hanggang sa matapos. At kapag nag-start na po na medyo umuusok na yung ibabaw, maglagay naman po tayo ng salted butter or margarine. So bali yung 1 kutsara po, regular na kutsara natin na panggamit sa pagkain, punong-puno po yung nilagay ko dito na margarine. At kaya naman salted butter yung ating gagamitin dito or margarine para po mabalance yung lasa nitong ating yema. So hindi masyadong matamis yung dating niya, talagang saktong-sakto lamang po. Kaya naman, ipagpatuloy lamang natin ang paghalo. At yan po, kung napapansin nyo, medyo lumalapot na po siya. So ayan, malapit-lapit na po tayo sa katotohanan. Sandaling oras na lamang ang ating kailangan. At habang patuloy pa rin po tayo na naghahalo dito, sa mga gusto pong magkaroon ng electric hand mixer, patuloy lamang po ang pag-share ng ating video, mag-comment, at syempre, kailangan kayo ay nakasubscribe dito sa ating channel, Udomo's Kitchen, para magkaroon ng chance manalo ng electric hand mixer ngayong darating na October 30 or October 31. So ayan, kapag ganito na po, okay na yan, luto na, at habang mainit, nilagyan ko ulit ng 1 tablespoon po na margarine and then haluin lamang po nating mabuti para po mas magiging smooth at shiny itong ating yema. So ayan, ganyan lamang po at ito na po yung tamang consistency na ating hinahanap. So kapag ganito na, okay na po yan. Saktong-sakto lang yung pagkaluto. At ito po yung frosting na yema na pwedeng-pwede rin nating ipipe. At kapag sumama na po yung margarine or butter na inyong inilagay, okay na po yan. Pwede na nating iwan sa isang tabi hanggang sa ito ay lumamig ng konti. At ngayon naman po ay ready na natin yung ating frosting. Meron ako ditong mason jar. Inilagay ko dito yung piping bag na meron aring tip doon sa dulo. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong design na tip ang inyong gusto. At isali na natin dito yung ating frosting na yema. Kung medyo sanay na po kayo ay pwede na rin naman kayong hindi gumamit ng mason jar o kaya mga baso sa paglalagay ng frosting dito sa piping bag. Kung hindi naman po kayo gagamit ng mason jar, ganito lamang po ang gawin nyo sa inyong piping bag. So ayan, iibabaw nyo lamang po sa inyong kamay at nang hindi malalagyan yung bandang taas ng ating piping bag. Para po kapag ating pinipe na mamaya, hindi po siya mag-overflow. At ngayon naman po ay dito ko na lang siya i-assemble sa isang tub.
Pwede po kayong gumamit ng kahit anong lagayan ang inyong gustong gamitin. At kailangan din nating ipantay. Ang dami naman po ng frosting na inyong ilalagay ay depende sa inyong gusto, depende po sa inyong panlasa. So, ayan, mga tab po na pwedeng idiretso na kung ibebenta nyo, at pwede rin naman po yung mga llanera, any tab po or any lagayan, any container na inyong gustong gamitin. At yun naman pong Graham crackers ay akin lamang inilubog sa evaporated milk para po mababasa at nang lalambot po. So, evaporated milk yung aking ginamit, and then saka ko siya ini-arrange dito sa ating tub na meron ng yema. So, lagi po nga paglalagay natin, yema frosting sa ilalim, and then saka po natin isusunod yung mga Graham crackers. At ang Graham crackers naman po ay tatlong layer yung aking ginamit para medyo mas makapal yung ating cake at nang hindi naman po puro frosting na lamang. So, ayan, ulit-ulitin lamang po natin ang ganitong proseso hanggang sa mapuno natin yung tub na ating gagamitin. Matapos po natin na ilagay yung tatlong patong na Graham cracker, ay maglalagay ulit po tayo dito ng yema frosting. Ayan, at medyo nauubos na ngayon laman ng ating piping bag, kaya load ulit tayo ng frosting, at pag okay na, atin naman pong papantayin ulit. Same lamang po ng proseso na ginawa natin kanina dun sa first layer. Ganun lamang po natin uulit-ulitin, at dalawang layer lamang po yung ating magagawa dito. Again, yung Graham crackers ay at least tatlong patong ang ating gagawin. Ayan, at after naman po nitong ating yema frosting, ay balik ulit tayo sa Graham crackers. Again, basain po natin sa evaporated milk. Ang dami nga po pala ng evaporated milk na aking ginamit dito ay 1/2 cup. Yung mga gilid-gilid naman po na hindi natin nalagyan ng crackers kanina, ay kumuha na lamang ako ng pira-piraso. So, ayan, kapag okay na, ngayon naman dito tayo sa last steps. So, lalagyan lamang po natin ng konting design. Kaya sabi ko po, pwede kayong gumamit ng kahit anong design or number ng tip na inyong gusto. So, ayan, ipipe lamang po natin hanggang sa mapuno yung ibabaw. At pagkatapos na po ay ito na naman siya, napakaganda ng itsura. Pwede kayong magdagdag ng cheese sa ibabaw pero optional lamang, at atin lamang i-chiller ng mga 2 oras. Mas masarap po kasi itong kainin kung mas malamig. Kaya naman, pagkaraan ng 2 oras ay ito na naman ang isa sa panibagong recipe na pwedeng idagdag sa kumikitang pangkabuhayan, pangmeryenda ng buong pamilya, at pwedeng ihanda sa kahit anong okasyon. Kaya naman, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo!